Isang buong araw na naman ang pagiging nanay at for today's video, ubusin ko na nga lahat ng labahin ko at magpapaka-productive tayo ng bonggang-bongga. Mag-aalauna na ng madaling araw pero gising na gising yung mga anak ko at hungry nga daw sila. So eto't mabilisang snacks na ngayong hinanda ko. Mini donuts na naman. Simula talaga na na-receive ko yung mini donut maker ng Hodek. Hindi na talaga tinantanan ng request ng mga anak ko itong mini donuts. Kaya pinagbibigyan ko dahil for sure naman mananawa rin sila eventually. Ang lupit nga ng mga anak ko dahil habang nagluluto ako, lapit ng lapit sa akin, request ng more kasi hodang puno pa nga yung bibig ng donut. So paglabas ko nga dito, tapos na pala yung sinalang ko, kaya kailangan ko ng alisin dito sa washing machine para makapagsalang ako ng panibago. Kahapon pala ako nagsimulang maglaba at hindi talaga kinain ng isang buong araw yung paglalaba dahil ang dami ko nga talagang labahin. So this time nga pala yung ilaw na sumusunod-sunod sa akin ay galing sa UC na CCTV. Naka-activate pala yung motion sensor nitong CCTV namin, kaya kapag may gagalaw-galaw, susundan niya yan at may pailaw pa nga. So perfect talagang gamitin yan lalo na sa gabi. Binuksan ko na rin pala yung string light para mas maliwanag dito. E napansin ko kasi medyo malamok. So kapag nakatambay ako dito sa labas at walang naka-on or naka-steady na electric fan sa akin, doon ko talaga nararamdaman yung lamok or yung kagat ng lamok. Kaya nga minsan, kapag andito kami nakatambay sa labas kasama yung mga bata, kailangan ko talaga silang mapahira ng insect repellent, especially dahil palakad-lakad sila. E itong clip fan na meron kami dito sa labas, steady lang naman yan, hindi naman siya paikot-ikot unlike sa mga normal na electric fan, diba? So anyway, marami na pala akong nalabhan, marami na ako natanggal dito sa sampayan, hindi ko pa lang sila natutupin. Nakatulog ako saglit at kinaumagahan, ayan na nga yung mga tupiin ko sa batsya. Marami pa rin nakasampay dito at hindi pa nga ako natatapos. Hindi ko siya natapos dahil inabot talaga ako ng anto, kaya for the tulog muna ako ng mga 2-3 oras. And then itong mga tinatanggal ko, mga tuwalya yan. Napansin ko, ang daming himulmol na natanggal for some reason. Yung next naman na isasalang ko ay mga bedsheet, punda, kumot. And madalas kasi talaga kami nagpapalit ng bedsheet. Lalo na itong mga anak ko. Kapag kumakain minsan, dinadala pa sa kwarto, kaya naman nagiiwan ng crumbs. Or ang bilis talaga madumihan ng bedsheet sa amin. Kaya minsan, mga 2-4 days, ayan, kailangan na talaga magpalit ng bedsheet. Meron din ako nababasang comments. Nagtatanong kung malakas daw ba sa kuryente itong washing machine. So itong napili kong automatic washing machine ng Toshiba, yung rated power kasi niya 450 watts lang. Tapos yung mini washing machine ko na ginagamit noon, ang rated power naman noon 300 watts lang. So hindi nagkakalayo, and sobrang tipid kaya sa kuryente nung mini washing machine ko. Kaya hindi rin ako nag-aalala masyado sa dagdag na consumption itong bagong automatic washing machine namin sa bahay. Mas nauna ako nagising kay Pinggoy at nagugutom na ako, kaya magluluto na ako ng bacon dito. Meron naman kaming kanin since kagabi, nagluto siya ng kanin and marami pang natira. So usually kasi kapag gigising ako and naunang nagising si Pinggoy, magre-request na ako ng gusto ko sa kanyang lutuin and then siya na bahala. Pero kapag ganyan na nauuna ako magising sa kanya, hinahayaan ko siya magpahinga. Meron din nga pala nagtatanong sa comment section, may nag-message pa nga sa akin kung saan ko daw nabili yung bacon sa Food Crafters. Meron kasing malaking shop yung Food Crafters along Halang Road sa Soro-Soro, Binyan, Laguna. Kaya naman nun may na-champuan kaming tindahan sa gilid ng Pasita 1 Elementary School na nagbebenta ng ganyan. For the bili na nga kami nitong bacon kasi masarap talaga siya, promise. So, mura lang siya, nasa 90 pesos lang, 250 grams na. Diba usually yung mga bacon na 250 grams, depende sa brand, kapag bibili ka sa grocery, mahina yung 120 pesos, lalo na kapag pure foods, mas mahal. Nagising na pala yung mag-aama ko, and usually talagang ito si Pinggoy, hindi siya nagbe-breakfast. Kape lang talaga yan, pero kami talaga madalas kumakain ng breakfast, kami mag-iina kasi gutumin nga kami. So, after namin kumain, eto, at nag-asikaso na rin ako ng mga hugasin. Alam nyo, minsan na lang talaga ako maghugas dito kasi madalas si Pinggoy na talaga yung nag-aasikaso dito sa kusina, sa pagluluto, pagsasaing, paghugas ng pinggan. Anyway, gusto rin kasi ni Pinggoy, bago siya magluto or after niya magluto, clear talaga yung lababo. E gagawa na siya ng nirequest kong lumpiang Shanghai. So sabi ko, sige, ilalabas ko na nga itong pinadala ng Dearma na food processor or meat grinder. Eh, napakasyala nito. Knowing Dearma, iba talaga. So, nagamit ko to isang beses pa lang kasi gagawa nga siya ng Shanghai. So, alam nyo na. Alam nyo na ang mangyayari kapag nagamit.
Hindi kasi meron pa kasi akong isang food processor dito and then may bago pa. So technically, tatlo yung food processor ko. So bakit naman ako magtatambak ng maraming food processor dito? May isa na nga akong naibigay, which is yung pang-apat. So yung iba kapag gagawa ng lumpiang Shanghai, naglalagay ng egg, flour, cornstarch, celery, cheese, or kung ano-ano pa. So depende na po talaga yan sa preference nyo. So yung ginawa ni Pinggoy dito, wala siyang egg pero napakasarap. Gusto ko sa lumpiang Shanghai may cheese kasi wala namang kaming cheese. Then biglang may nag-doorbell at may delivery na naman tayo, may bagong dalawang parcel na dumating. So pagbalik ko eto at nagbabalot na nga si Pinggoy. In fairness, ang ganda niya magbalot ng lumpiang Shanghai kasi kung ako lang yan, may pagkabara-bara ako magbalot. Tapos umorder pa ako dati kasi sa Homebodies may nauso na lumpiang Shanghai roller. So every time naman ang ginagamit ko yun, laging palpak naman yung pagkakabalot ko ng lumpiang Shanghai. So for today, ito na yung pangalawang delivery na na-receive ko. And I'm not sure kung ano to kasi hindi ko na minsan matrack kung ano yung mga pinapadala sa aking product. Ganyan nga pala yung tunog niya kapag tapos na yung salang. So kailangan ko nang alisin itong mga kumot, bedsheet, dahil ang pinakahuling isasalang ko ay sofa cover na color gray. So meron pala nagtatanong sa comment kung malakas daw ba ang ikot nito. So kapag nakaandar kasi itong automatic washing machine, hindi ko talaga siya binubuksan. Bawal daw yun eh, mag-i-error daw, hindi ko pa na-try. So kapag tinitingnan ko naman siya na malapitan, kapag nilalapit ko yung mukha ko dito sa may pinakatakip niya, nakikita kong umiikot siya, pero hindi kasing lakas ng ikot. Kung ikukumpara sa mga front load, kasi ang mga na-try ko pa lang, nung nakikitira pa kami, yung front load ng automatic washing machine doon, bonggang ikot talaga yung mga sinasalang doon. Pero ang napansin ko, kasi meron ako mga isinalang na damit nila baby kowa, na may mga mancha even doon sa punta. Tapos ilang araw na yung mancha na yun, then after ko maisalang sa washing machine, nawala yung mancha. So feeling ko effective talaga makatanggal ng mancha itong, hindi lang yung washing machine, syempre nakaka-apekto rin or factor din yung sabon na ginagamit or kung maglalagay ka ba ng bleach dyan, color safe. So anyway, nakaluto na nga si Pinggoy ng lumpia na uulamin namin for lunch. Medyo madami-dami siya nagawa, half kilo lang yung karne na ginamit niya, yung iba nasa ref lang para in case na mag-crave ulit kami ng lumpia, meron kami maluluto. Then yung ensaymada from Shopwise, yung minerienda namin. At dahil tapos na ako magsalang sa washing machine, eto tinanggal ko na siya para malinisan. O diba, ang daming duming natanggal. So lilinisan ko yan patutuyuin, then ibabalik sa washing machine. And dahil halos prito nga yung inulam namin for breakfast and lunch, for dinner naman nagluto si Pinggoy ng pork nilaga. Mukhang malabnaw siya or kuan, pero ang sarap niyang pork nilaga na yan. So bago pa man din kayo matulog at bago ako maligo, eto at nagpalit na muna ako ng bedsheet. At the same time, magwawalis na rin ako dito. So, mukhang makalat talaga itong sahig kasi nga, anong pangit na ng puzzle mat. Pinagtuklop kasi ng mga anak ko. Tapos, ang daming kalat dito ng mga laruan nila. Every time kasi na tinatabi ko or nilalagay ko sa isang hamper itong mga laruan ng mga anak ko. Si Pinky, naiiyak siya. Sabi, Mommy, don't clean up. Kasi gusto niya, naka-expose lang lahat ng toys niya ba. So, anyway, ang bala ko talaga dito, mag-vacuum pa ako, mag-mop. Kaso naman, itong mga anak ko, ayaw kong tantanan. Kaya minadali ko na lang talaga matapos itong pagpapalit ng bedsheet. Nag-food trip pa nga ng lumpia itong dalawa bago natulog.